Welcome to your feasibility tips for the week. Ang ibabahagi natin ngayon ay ang mga minimum na must-dos sa inyong pag-manage ng inyong buhay financial. Or ito ang top 5 na dapat nyo gawin in managing your personal finances. Number 1, follow your money. Ito yung sa araw-araw na ginawa ng Diyos, may pera na pumasok at pera na lumabas, isulat or ilista. Dapat ay alam na alam nyo saan ang gagaling ang pera, saan napunta, kailan, magkano, ano, at bakit pinagkagastusan. Huwag kayong magtipid sa detalye ng ano at bakit ginastusan. Importante ay identify, classify, or label your expenses or gastusin. Dapat ay alam na alam nyo saan ang galing ang pera, saan napunta, kailan, magkano, ano, at bakit pinaggastusan. Huwag kayong magtipid sa detalye ng ano at bakit ginastusan. Importante, identify, classify, or label your expenses or gastusin. 3 types or labels you can use in your expenses. Must have, better to have, and like to have. Kaya importante ang details sa inyong listahan dahil ito ang makakatulong mag-classify or label ng mabuti ang inyong expenses. Halimbawa, kung nilagay nyo lang ay transport, mahihirapan ma-label. Dapat may detalye. October 1, transport, commute, jeep or MRT. Gumastos, 30 pesos. Ang label, must have. October 3, transport, taxi or nag-grab or Uber yung uso ngayon. Kasi na-late ng gising, nagmamadali pagpasok. Gastos, 200 pesos. Label, better to have. October 5, transport. Iniram ang sasakyan ng pamilya. May gimmick kasi. Nilagay niyo yung mga detalye, gasolina, parking, toll fees. Dahil may gimmick after office hours, ang gastos sa transport, 500 pesos. Ang label, like to have expenses. So, parehong transport pero iba't ibang label. Must have, better to have, like to have. So, number 1, must do, follow your money. Lista, details, label. Number 2, every month, review your listahan. Baka magulat kayo, marami at inuuna ang like to have expenses. Siyempre, kasunod ang better to have. Tapos, pinapangutang nyo ang must have tulad ng bayad sa kuryente dahil credit card pa ang ginamit, pambayad ng tuition fee, o baka loan installment payment o amortization, inutang pa din. Sa pag-review ng listahan, unang atakihin ang pag-eliminate or reduce ng like to have expenses. Baka magulat kayo, yung sinasabing 10% to 20% na sana ipon from your income, makuha nyo na. Pag-reduce lang ng like to have expenses. Mga expenses na kung hindi nyo pinaggastusan, hindi naman kayo mamamatay, hindi naman kayo mamimilitro. Number 3, must do, be present and be active in the financial world. Meron kayong presence in the physical world. Meron kayong birth certificate at pangalan. Present kayo sa internet world. Meron kayong email address. Kasama kayo sa Facebook world. Meron kayong Facebook account. Dapat present or nandun din kayo at buhay na buhay sa financial world. First, get a bank account, a simple savings account. Build a relationship with your bank, with your branch, and the people in the branch. Makakatulong sila sa inyo sa hinaharap. Kung ang mga bata binibigyan or yung iba may first communion or compil, dito din sa edad na 7 years old, ipagbukas. Samahan niyo sila mag-open ng sarili nilang bank account. Dapat ay aktibo kayo sa financial world. Deposit, mas marami dapat kaysa sa withdraw, lalo na yung wini-withdraw lahat. Mula sa savings account sa bank, lumaki, mag-mature kayo to an investment account, and so on and so forth. Importante, present, and active in the financial world. Number 4, get into investing. Remember, purpose, target, timeline. Yan ang mga kailangan kapag ikaw bago mag-invest. Kumuha din ng protection or insurance. Mapalad nga tayo ngayon. Magaganda na ang inaalok ng mga insurance companies na tinatawag nila Variable Universal Life Insurances or VUL Policies. Dito, may protection na ang iyong beneficiaries kung sakaling papanaw may maiiwan sa kanila.
death benefit ang tawag doon. At ngayon, may living benefits na rin sa insurance VULs. Meron ka rin pera na kalaan sa gastusin sa mga karamdaman, yung mga malulubang sakit. Tapos maaari rin lumago ang binayad mo sa insurance policy mo. May pandagdag sa iyong retirement fund sa produkto na iyong kinuha na insurance VUL. Pagkatapos ng insurance VUL, pag-aralan din ang iba't iba pang collective investing tulad ng mutual funds, UITFs ng mga bangko, maski ang pagnanegosyo maaaring pasukin. Of course, the old cliche still stands. Investigate before investing. Panglima sa must do, make, monitor, review, and adjust your financial plans. Isulat ang inyong plano next year, 5 years from now, 10, and even 20 years from now. Hindi maganda ang plano dahil nangyari lahat ang mga naiplano. Nagiging maganda ang plano dahil unang-una, ito ay nakasulat. Huwag mamilosopo na katamaran isulat ang mga plano dahil malamang magbago ang plano, yan ang katwiran nila. Kaya nga lalo dapat isulat, nakasulat ang inyong plano para ito ay maging giya, you review, and then you can adjust, change, add, or delete sa inyong mga plano. Sabi nga, if you fail to plan, you plan to fail. Write down your plans. At yan mga kaibigan, ang ating Peaceability Tips sa linggong ito. Sana meron kayong napulot at natutunan para sa inyong gabay, sa inyong buhay pinansyal. Siyempre, dapat magtipid, hindi ka masyadong magastos. Kung kaya mong kumain din naman, hindi naman pwedeng hindi ka kakain. At least, marunong kang magtabi kahit konti. Hindi ka ako nakapag... maraming responsibility sa bahay. Pagbabayad ng rent sa kanang electricity sa kanang pagkain. Ano, konting pagtitipid. Kunyari, bawas-bawas sa mga binibili, gastusin, gano'n. Simple lang, ma'am. Kung magkano yung kida ko, nag-iipon ako 100 araw-araw. Magtitipid-tipid ng budget para hati-hati, para may natatabi rin. Pag to sweldo, magsisave. Kahit ano, 100 lang. Ano, budget lang. Medyo sikip ng sinturon. What? Budget sa pagkain. Hindi sa tipid, tipid sa lahat, sa gasto, sa pagkain, tipid. Hindi mo kailangan magluho para makabili ng magandang gamit. Tipirin mo kasi may mga anak ka rin na kailangan ng pera. Sa ngayon, hindi po talaga ako nakakapag-ipon ni 25 cents kasi ako po isang magulang ama at nag-aaral. Hindi ka makapag-ipon. Oh no! Kulang pa sa araw-araw na mangangailangan, pagkain o may nag-aaral din akong anak, pamasahe man lang, ganun. Ay, walang maipon sa dami ng binibili ngayon dito sa Pilipinas. Puro mamahalin pa. Wala na, ubos lahat ang budget ko. Sa mga pamangkin ko, bibigyan ko mabahon. Wala akong bibili. Una-una kong gawin, gagawin kong kapital ulit sa negosyo para magtataya ako ng sari-sari to sa bahay. Siguro hindi ko muna igagalawin yun kasi what? Ano, estudyante muna ako eh. Bali, isa-save ko muna o kaya papawa ko sa mama ko para siya mag-handle nun. Tapos pwede niyang pag-negosyo kung kailangan niya. Wala akong bibili, magtatayo ako ng negosyo. Bibilin? Gamit, siyempre, para sa bahay. Yung mga pangangailangan sa bahay. Mga appliances po, yung mga gano'n. Bakit yun ang naisip mo? Para po may mga extra gamit na pangalan sa bahay. Ganun lang po. Okay, gagamitin ko sa business. Wow! Magtatayo ako ng tindahan dun sa bahay namin. Kahit man lang nagtitinda ko ng isda, mga gulay, gano'n. Ala po, panggastos ng mga bata sa pag-aaral. Siyempre, yung bahay. Siguro, ipa-priority ko yung para makagraduate po ako, tsaka yung asawa ko dahil pinag-aaral ko rin po. Aww, sweet
si Kuya. Siguro pagkain. Alam mo yan. Siyempre, bigas. Kasi yun ang pinaka-importante sa ano, mahihirap. Di ba? Sasakyan. O kasi kailangan ko ng sasakyan para mobilization. Ay, wala akong bibili. Babayad ko lahat sa tuition ng anak ko. Kasi wala naman akong kailangan sa sarili ko eh. Meron naman akong mga damit. Meron akong mga gamit. Wala naman akong bisyo. Hindi ako naginom, hindi ako nagarilyo. Kaya lahat siya mapupunta sa anak ko. You're still watching Peaceabilities, My Money Stories. Sa isang taong nagnenegosyo, hindi maiiwasan ang magkaroon ng problemang pinansyal. Lalo na kung nagsisimula pa lamang. Katulad ng nangyari kay Carl at sa kanyang bandang The Juans. Sa una'y tumutugtog sila ng walang talent fee. Dahil nagsisimula pa lamang, sila gusto nilang magpakilala noon. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa. Nadarating din ang panahon na maabot nila ang kanilang pangarap. Isa yan sa mahalagang susi sa tagumpay, ang positive attitude. At huwag nating kalimutan ang tamang paghawak ng ating kinikita. Yes, it's very difficult to start. But once you strictly follow a spending and savings plan, madali lang. It becomes very easy. Thank you mga kaibigan for being with us today. I hope nag-enjoy at natuto kayo from our money story for today with Carl Guevara. We'll see you again next week, same time, same channel. Dito lang sa Peaceabilities, My Money Story. Ako po si Francisco Colaico. Nagpapaalala, ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo.